Disclaimer, ang mga halamang gamot ay maaaring makatulong sa iba't ibang mga karamdaman. Subalit marami dito ay wala pang sapat na pag-aaral at wala pang kasiguraduhan. Hindi makapagbibigay ng katiyakan na ang mga ito ay epektibo sapagkat ang epekto ng mga halamang gamot ay maaaring makagaling sa ilan ngunit sa iba naman ay hindi. Gaya ng ibang gamot, mahalagang isangguni ang pag-inom ng mga halamang gamot sa inyong doktor. Kung bago pa lamang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-share, mag-like at mag-comment. At pakihit na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga bagong kaalaman tungkol sa iba't ibang uri ng sakit. Maraming salamat po. Isang magandang araw po muli at welcome sa Halamang Gamot Channel. Ano nga ba ang mangyayari kapag kumain ka ng avocado? Narito po ang ilang mga kaalaman tungkol sa avocado bilang halamang gamot. Ito ay kilalang avocado sa wikang Ingles at avocado naman sa Tagalog. Ang avocado ay isang karaniwang halaman na tumutubo sa mga bansang nasa rehiyong tropiko, particular sa kontinenteng Timog Amerika. Ngunit ito ay karaniwan na rin makikitang tumutubo sa Pilipinas. Ito ay pinakakilala dahil sa bunga nitong mabilog at pahaba na kulay lila kung hinugna na may laman na kulay berde at nakakain natin. Kilalang kilala rin ang bilugan na buto nito na nasa loob ng bunga. Masarap, malinamnam, iyan ang kadalasang naririnig sa mga taong mahilig kumain ng avocado. Pero bago ito, ano nga ba ang katotohanan sa likod ng prutas na ito? Ayon sa mga pagsusuri ng mga eksperto, ang avocado ay nilalabanan ang posibleng pag-develop ng heart disease dahil mayroong 23% folate ito na nakapagpapababa ng insidente ng heart disease. Mayroon din itong vitamin E, monosaturated fats at glutathione na maganda rin para sa puso. Ang avocado ay nakakaganda rin ng vision ng iyong mga mata. Ang avocado ay mayroong carotenoid lutein na promoprotekta laban sa macular degeneration at katarata. Ang avocado rin ay nakakapagpababa ng cholesterol. Dahil sa mataas na beta-sitosterol ng avocado, pinapababa nito ang bad cholesterol ng 22%. At itinataas ang good cholesterol ng 11%. Pinapababa rin ito ang blood triglycerides ng 20%. Pinipigilan din ng avocado ang pagkakaroon ng kanser. Lumalabas sa mga pagsusuri ng avocado ay mayroong mataas na oleic acid na siyang nakapagpapababa ng posibilidad ng pagkakaroon ng kanser. Ang avocado ay isang magandang solusyon rin para magkaroon ng weight loss. Ang avocado ay mataas sa fiber na tumutulong sa iyo na mabusog ng matagal na siyang makatutulong sa weight loss. Ang avocado ay isa ring natural na anti-inflammatory agent na siyang nakapagpapababa ng posibilidad ng pagkakaroon ng arthritis. Alam mo rin ba ng avocado ay nakapagpapabata rin ang mukha? Pinapabagal nito ang signs of aging ng isang tao. Katulad ng pagkakulubot ng balat o pagkakaroon ng wrinkles. Ang avocado ay mas mataas rin sa potassium kaysa sa saging. Ang avocado ay mayroong 14% ng potassium, samantalang ang saging ay mayroong 10% lamang. Ano nga bang bahagi ng halaman ang ginagamit bilang gamot at paano ginagamit ang mga ito? Maaring gamitin bilang gamot ang ilang bahagi ng halaman tulad ng balat ng kahoy. Ang balat ng kahoy ay kadalasang pinapakuluan at iniinom
ng parang tsaa. Maari din itong dikdikin at ihalo sa langis bago ipahid sa balat. Ang bunga naman ito ay maraming gamit. Ang laman nito ay maaring kainin lamang o kaya ay durugin at gamitin bilang pampahid sa mga sugat at sa mga karamdaman sa balat. Ang buto naman ay kadalasang dinidikdik, tinatadtad at iniinom ang katas upang ipanggamot sa mga kondisyong nararanasan. Maaari din itong gamitin bilang pampahid sa sugat at mga karamdaman sa balat. Maaari din gamitin ang pinakuluang buto bilang pangmumong. Ang dahon naman ay madalas na pinakukuluan at iniinom na parang tsaa. Ano nga ba ang mga sustansya at kemikal na maaaring makuha sa abukado? Ang iba't ibang bahagi ng halamang abukado ay maaaring makuhanan ng maraming uri ng kemikal at sustansya na maaaring may benepisyo sa ating kalusugan. Ang bunga ng abukado ay mayroong taglay na langis at protina. Ganun din ang dahon nito. Ang buto ng abukado ay mayaman sa saponins, tannins, flavonoids at alkaloids. Ano nga ba ang mga sakit na maaaring magamot ng abukado? Ayon sa mga pag-aaral at nakagawian ng ilan, ang ilan sa mga sakit na maaaring malunasan sa pamamagitan ng paggamit sa halamang abukado ay ang mga sumusunod. Pagkukumbulsyon. May ilang mga pag-aaral na nagsasabing makatutulong ang katas ng dahon ng abukado bilang pangontra sa pagkukumbulsyon at panginginim ng mga kalamnan sa mga bata. Pagbaba ng asukal sa katawan o hypoglycemia. Ang katas ng dahon ng abukado ay maaari ding makatulong sa pagkontrol ng level ng asukal sa katawan. Alta presyon. Ang mga katas ng dahon at buto ng abukado ay maaaring inumin upang pabagsakin ang mataas na presyon ng dugo. Ang pagkakaroon ng mga tumor sa katawan ay maaari rin daw magpaliit o mabawasan sa tulong ng mga sustansya na makukuha sa hilaw na bunga ng abukado. Ang ilang mga sakit na dulot ng impeksyon ng bakterya sa katawan, gaya ng tuberculosis, ay maaring mapagaling ng tuloy-tuloy sa pag-inom ng katas ng dahon ng abukado. Ang mga katas din ng dahon at balat ng kahoy ng abukado ay ginagamit na gamot laban sa ilang mga sakit na dulot ng infeksyon ng punchay. Maaari itong inumin o kaya ay ipahid mismo sa bahagi na apektado ng sakit. Ang langis na makukuha mula sa bunga ng abukado ay maaaring ipahid sa sugat upang mas mapabilis ang paghilom nito. Tumutulong din ang langis ng abukado para maiwasan ang pamamaga ng mga sugat. Pinapababa din ng pag-inom ng katas ng dahon ng abukado ang produksyon ng mga asido at likido sa sikmura upang mas mapabilis ang paghilom ng ulcer dito. Maari din gamitin ang katas ng buto upang ipangmumog ng mawala ang pananakit ng ngipin. Maari ding isiksik ang maliit na piraso ng buto sa butas ng ngipin upang mabawasan ang pananakit nito. Ang katas ng dahon ay sinasabing mayroong mabuting epekto sa paggaling ng mga karamdaman na nakakaapekto sa laman ng atay at ng bato. Ilan lamang po yan sa mga benepisyo na makukuha natin sa abukado. Ang mahalaga ay marunong tayong magdisiplina sa ating sarili, lalo na sa ating kinakain na direktang nakakaapekto sa ating kalusugan. Kung nagustuhan niyo po ang video na aking ibinahagi, ay huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Halamang Gamot Channel.
At kung gusto nyong maging updated kayo sa mga video upload na aking ibabahagi, ay pakipindot na rin po ang notification bell para sa mga bagong video na i-upload ng Halamang Gamot Channel. Maraming maraming salamat po.